today, we're going to talk about mnemonics. Mm-hmm. No? Yes. At ito yung mga letters and associations, yes, na para madali mong matandaan, mm-hmm, sakaling kailanganin mo isang bagay or para, well, of course, health-wise, no, mga emergency, para madali mong matandaan ano ba yung pwede mong gawin in case of emergency para hindi ka mataranta. No? Okay. Dahil, kasi kahit ako mismo, natataranta ko minsan pag hindi mo talaga kakabisado dahil hindi naman laging may emergency, eh, di ba? Pwede ba isulat yan tapos lagay doon sa pinto ng refrigerator? Yes, oo. Mm-hmm. Diba? Kaya ngayon pa lang, sa ating mga taga-subaybay, panoorin nyo po ito and of course, i-review nyo kasi at yun nga, i-post nyo sa inyong mga dingding sa bahay na... Jot down. Yes, oo. Sa mga notes po kayo. Notes, oo. Or yes, pwedeng sa cellphone, di ba, i-review nila. Screenshot. Yes, screenshot, oo. So, yes, and una, pag-usapan natin yung all about stroke. May tinatawag kasing FAST. F-A-S-T. No? Okay. Nasa ano natin yan, nasa prompter mamaya. No? So pag FAST, actually dati yung FAST lang ang ginagamit. Pero ngayon, meron na tinatawag na V-FAST. Mas mabilis. V-FAST. Para bang B-E-F-A-S-T. Maging mabilis. Mas no? Mabilis. Pero yung meaning nun, ayan na nga, yung B, titingnan mo yung pasyente o yung okay, kasama mo o yung biglang, yung katabi mo, kung ano nangyari. Nawala yung balance niya, no? O nag-stagger siya or nagkaroon ng panghihina ng mga legs. Okay, alam mo, hindi makatayo. Mm-mm. Nakapagsasalita siguro, pero hindi siya talaga makatayo. No? Humina. Tapos, yung E naman, blurred or loss of vision. Hindi ako makakita, parang dumilim ang paningin ko. Okay. Di ba yun ang mga Tagalog yan? Eh? Pwede mo naman kasing tanongin. Eh. O kaya hindi kanya maaninag. No? Yeah. Tapos, yung mukha, nagdo-droop. Merong nalaglag na kanang bibig or... Okay. I mean, yung labi niya mas mababa yung kanan o mas mababa nangiwi yung... Nangiwi na. Nangiwi, oo. Sa Tagalog, nangiwi, oo. Mm-hmm. Of course, arm weakness, hindi lang kasi yung legs ang... Sa stroke kasi hindi naman legs lang ang humihina, eh. Uh-oh. Pwedeng kamay. Parang ngalay. At least, ngalay, oo. Parang hindi niya maigal, paralyzed, hindi niya maitaas, ano? And, yun, of course, yung pagsasalita, di ba? Nahuhumal ang tawag speech, nila doon. Sa medical term, slurred speech, no? And of course, pag nakita mo yan, yung B fast na yan, that's yung letter T, of course, sa US kasi yung ginagamit natin yung WebMD, eh. Time to call for help. No? Sa atin kasi, emergency, it's not... Emergency na yan. Yes, although, of course, sa UNTV, meron tayo yan. Yes. Meron tayong emergency call numbers sa UNTV. Kaya, makakatulong sa atin. No? So, tandaan natin yung mga unang letters, and then, pag nakita mo na yung mga yan, eh, you need to ask for help or call for help. Okay? Possible stroke. Ay, oo, possible stroke na yan. I mean, pag nakita mo yung ganong mga binanggit mo, yung BFAST, naku, possible na sa stroke itong kasama. Yes, pero yes, totoo yun. Sabay-sabay po yan nangyayari? All at once? Most of the time, halos lahat yan, eh. Oo. Lalo na kung ang stroke natin ay naputok na ugat or yung malala o malaking stroke talaga. Dalawa kasi usually yung stroke. Mm-hmm. Isang infarct, yung nagbara lang ang ugat. Mm-hmm. Pero yung isang hemorrhage, talaga nag-bleed na, no? Oo. Ngayon, short of having the blood pressure check. Di ba, wala kang pang BP. Nakita mo lang, all of a sudden, gano'n. Alam nga namang, pengin pang BP, no need to do that. Nakita mo yung signs and symptoms, observe mo na, call for help. How important it is, Doc Bong, na madala agad sa ospital ang taong nasa-stroke? Very important, kasi pwede magtuloy-tuloy. Alam mo naman ng stroke, nakakamatay yan. Pag talagang, o kaya talagang lifetime yung disability pag hindi mo talaga naagapan. So basically, if you see these symptoms, ask for help kagad, no? Right away. Okay. Yung CAB, yung CAB for CPR, yung cardiopulmonary resuscitation, yung CPR. Eh. Pero yung CAB, ayan, okay? So, para maisip mo yan, meron kang tatandaan. Yung CAB, C for chest compressions, A for airway, B for breathing, no? Kasi, yung sa CPR kasi, yung ikamukha na stroke. Oo. Di, kumbaga sequela, ano nangyari, natumba na, hindi na humihinga. Ito na yung next step mo. Kailangan alam mo yung CPR, oo, yung chest compressions, airway for breathing, air for airway, tapos B for breathing. Yung sa compressions kasi, yun yung parang nakikita mo sa mga sa emergency, yung tinutulak yung dibdib, pinapump na gano'n, ano? 100 to 150, pwede mo siyang i-compress na gano'n, tapos meron kang in-between na, di ba yung hinihingahan mo yung bibig? Alphonse, ano pa po ba yun, Doc? Yung hihingahan mo sa bibig, lalo na ngayong nagkaroon tayo ng pandemic, parang medyo in a way, yun nga, no, medyo meron tayong contention dyan. Pero thing is, kung kakilala mo naman, like mother mo, or sa bahay, o baby, o anak, yeah, mag ganun.
Eh, alam mo namang COVID-free yun, no? Mm-hmm. Or, syempre. So, pwede mong gawin yung, ano, yung sa airway mo, di ba, bibigyan mo siya ng, sasara mo muna, ititilt mo yung, mm-hmm. yung chin, yakit mong ganun, tapos sasara mo yung ilong, tsaka mo siya bibigyan ng air, no? Hihingahan mo siya. So, importante. So, para ba tinignan natin yung sequela, coming from a stroke, natumba, nawala na ng malay, nakita mo, parang hirap nang huminga, or wala na, tibok ang dip ang puso, wala na. Kasi pwede mo namang marinig yun eh. Idikit mo yung tenga mo sa dibdib, di ba? O, di pag narinig mo gano'n, wala na. Di kahit pa paano, mag-chest compress ka na. Pero dapat trained, no, Dok? Oh, well, not anyone can do that. Yes, kaya nga, once in a while, meron tayong ganito mga topic para po hindi na kung kailan nandun na, eh, parang wala tayong magagawa. No? Imagine, we have this mnemonic. Doon pa lang, alam mo na, ah, sabi ni Doc, CAB. Chest, airway, tapos yung breathing. No? Okay? Right. And then, of course, yung number four, yung ABC for bleeding. Paano naman ano kung naman bleeding ang nakita mo? Oh. Ano naman ang gagawin natin? Diba? May nagdudugo. O, kahit ikaw na mismo. Ikaw yung nag-bleeding. Nahiwa ka. Something sa bahay, diba? So, alert, no? Notify health. Humingi ka ng tulong. Lalo na kung ikaw yung nagbi-bleed. Lalo kung malaking bleeding mo. Diba? Eh, kasi kung di mo naman kayang tulungan ang sarili mo, mm-hmm. let's say medyo grabe na. Tsaka nahihilo ka na dahil marami ng blood loss. So you cannot really help yourself. Mm-hmm. If possible, humingi ka ng tulong. Of course, yung B, bleeding, find the location. Hanapin mo muna. Siyempre, tingnan mo saan ba nag-bleed. Kasi minsan, traumatized eh. Hindi mo na alam. Nauna na yung takot. Hindi mo na nakita yung bleeding kung gano'ng kalala pala o gano'ng ka grabe. O baka napakarami ng dugo lumabas. And of course, compress. Yun lang muna. A, B, C, compress, apply pressure to stop the flow of blood. Siyempre, kasi yung compression, pag may nagdudugo, tapos yan ay hinigpitan mo ng, let's say, nilagyan mo ng yakmukha ng tourniquet, no? Or anything na pa pwede mo ipang-compress. Let's say, towel, no? Of course, clean towel o lampin. Nakakaroon na reaction yan. Mm-hmm. Yung mga components ng blood natin, nagsasama-sama sila para magtuyo ng dugo. Ah. O para magkaroon ng pagtutuyo ng sugat, no? Parang so, huminto ang pagkakas. Yung iba kasi binaligyan ng, I think, asukal. May ganun pa eh. Toothpaste, di ba? Yes. Malamang sa hindi, baka po lang gamin yung sugat. Although, well, pero basically, hindi po talaga. You just need this ABC, especially yung compression for the bleeding to stop. Ask for help. Tapos, find the location. Yes. If it's severe, so severe. No? And of course, try to compress. Kung pwede, no? Okay? So, after the bleeding, paano kung hindi bleeding? Injury, no? Yan. So, yung rice naman, R-I-C-E, no? Hindi ito yung kakain tayo pag may na-injury ka. Ay, na-injury ka. Masakit pa ako, kakain muna. I think kain lang yan. Doctor, is nun Schuster, itong rice. Kaya nga. Nadaanan niya yun. I was watching eh. Okay. So, yun. Rice, R-I-C-E, R for rest. Rest and protect the injured area. Mm-mm. Pahinga mo muna, parang sa basketball, di ba? Hindi mo naman pwedeng... Ah, okay lang yan. Laro ka uli. Hindi pwede. You need to rest and protect mo. Kung how can you help that, protect that particular injured part, no? Ice, siyempre, ice the area as soon as possible. Kasi nga, it limits the swelling and the pain. Mm. Yung kasing yelo, ano yan eh? Nakakatulong sa pain. Anti-inflammatory, anti-swelling. And then yung pain niya, in a way, nagsasubside. Yes. Kaya nga makikita namamanhid. Mo. Namamanhid. Yeah. Sa mga traumatized sports, di ba may yellow-yellow nilang nilalagay, no? Hindi tubig na mainit o maligam-gam na. Hindi naman. Yellow talaga. Kasi yellow parang talaga. Somehow, nalilimit yung pain, no? Mm-hmm. So, right, R-I, and then you compress again, wrap the area with an elastic bandage. Kasi nga mamamaga eh. Mm-hmm. Or let's say tuhod. Lagyan mo lang siya ng elastic bandage. Kung wala, yun nga, clean cloth. Pero wag daw iipitan. Wag iipitan kasi lalo magsuswell kasi naiipit mo yung blood flow. Eh, Doc, yung ginagawa sa mga bata pag nauntog, nilalagyan ng piso. Yes, that's it. May ano siya, di ba? May piso yun, tapos may tatalian. Kasi nga, yun yung parang pinaka para huwag mag-swell. Oo. Para wag mamuo yung dugo, kakalat pa rin siya. Kumbaga mag-normalize. Pwede din yellow. Yellow, yun nga, kaya nga yellow. Piso, oh. Piso. Kasi baka mamaya tanongin ka, eh, pwede ba 5 piso, walang piso? Basta coin. Yung ba talaga piso? Anything talaga. Nakuha lang tayo piso. Parang nalaluan na ano, pamahiin. Inaano nila, yung pikot nila yun. It really helps, no? Scientific. And of course, you elevate the area, yung letter E natin, at or above the heart. Mm-mm. Kasi nga, pag below the heart, yung blood flow bababa by gravity. Mm-mm. So, kunyari, kung may tataas mo yung paa, nakahiga ang pasyente, ihiga mo na yung, let's say, nandito yung traumatized area, elevate mo siya. Kung hindi man kapantay ng dibdib, mas mataas, mas maganda. Para hindi mag-swell, hindi magpunta lahat yung blood flow doon. No? So, these are some of the basic things na you don't need to ask,
yung tatakbo ka agad ng doktor or, yeah, or kusang emergency. You can do this at home. Kaya dapat practicein na po natin to para kung may mangyari, ready. Ready for injury to. Ready.